Ayan, mga ka-therapy. Ayan, at nakapagluto na nga po tayo ng ulam. At si Moros ay tapos na rin kumain. Kamusta, Moros? Ayan, si Almira ay malungkot. Malungkot si Almira. So, bakit ka malungkot, Mira? Ano kung maiwan dito ang problema? Masaya na nga po sa pag... Uy. Kasi, siyempre, last na lang niyo ako makita. Hindi lang tayo magsama-sama. Ayoko lang about sa gulo ba? Kasi tahimik naman tayo eh. Kung gusto lang ano, pwede naman pag-usapan para masaya ba? Ganun lang. Gusto niyo ako pasayahin. Ayaw kong malungkot. Kasi may dami ko nang na-realize na ano, problema. Sana naman maisipan din nila. Alam naman yung tao na bigyan yung focus, is perfect, bigyan yung tuwid na kasip ko. Ganun lang yun eh. Doon sa napanood ko na live ni Vendorsman, ang sasakit ng mga salita nila sa akin. At ramdam na ramdam ko na never nilang pinanood ang aking mga video, kaya hindi nila alam ang aking nararamdaman. Kasi sabi nila ipinagdadamot daw kita kay Vendorsman. Hindi naman yun ang layunin ko, na ipagdamot ka. Kasi alam ko dati po wala akong viewers. Kung ipagdamot mo, hindi sana siya dito makapasok, maka-enjoy sa ating pagkain. Oo, yan last time nagkain pa siya dito. At saka hindi siya yung magpapaalam na i-upload, i-update niya ako doon sa tanghalian. Hindi ba nung nakaraan na nag-aalmusal tayo, pumunta siya dito at niyaya kanya sa bahay niya. Nandito ako noon. Kung dinadamot, hindi siya makapag-update sa akin. Ganun lang yun. So, ayan, sa mga viewers po ni Vendorsman, masyado nyo pong isinara pa, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang lahat ng mga comments doon ay palaging bash, palaging galit, ang kapangit, buwisit pa daw ako. Grabe naman po kayong mga viewers. Tayo po ay tumutulong po tayo sa kapwa ng walang inaasahang kapalit. Wala po tayong sweldo dito. At kung makikita po natin, ay wala naman po akong viewers. Hindi nga po ako umaabot ng kahit 1K man lang. Kasi ang gusto po natin dito, si Almira po ay makauwi ng Leyte. Yun lang po ang purpose natin. Kaya natin siya kinupkup dito para i-ready. Kaya nga po, tayo po ay nag-adjust. Nilagay po natin si Almira sa kwarto dahil na-adjust po ang kanyang uwi. So, para hindi naman po mga ka-therapy maapektuhan ang ating hanap buhay at ma-feel na rin ni Almira na siya ay pamilya dito, ay inilagay natin siya sa maayos na kwarto. At yun po ay napag-usapan na namin ng aking husband. So, sobrang hirap po mga ka-therapy nung si Almira ay nakiusap sa atin na gusto na niyang umuwi ng probinsya. Eh, inisip na po natin ang mga advantages na mangyayari, yung mga pagbabago. Ayan. So, wala po tayong any intention na ipagdamot si Almira. Wala pong ganun. Ang sabi ko nga po, sa maayos lang po na paraan, pwede naman pong mag-update. O Almira, mag-update ako sa'yo. Doon tayo sa kubo, doon tayo sa bahay ko. Kasi wala dito ang may-ari. Kasi vlogger po ang may-ari ng bahay. Content po ang naiiwan dito. May nagsabi pa po doon na ano daw kung pumasok. Eh kung kayo po ba, okay lang po ba sa inyo na may papasok sa bahay nyo na sabi na natin kapitbahay, pero wala kayo. Okay po ba yun sa inyo? Wala, bakit wala pong kaproblema sa inyo yon? Grabe, ako yung nawala ng privacy, ako yung masama. So, dito nakikita ko na pag iniidolo pala natin ng isang tao, hindi natin makita. Sa akin naman. Hindi natin makita ang mga negatibo. Sa akin naman, hindi pwede.
Hindi pwede. Siyempre, wala dyan ng maiari. At saka, naka-stay ako ng maayos dito. Pwede naman ganun pag-usapan. Pwedeng pag-usapan, mag-a-update ka. Magasino ka lang mag-prepare. Hindi ba pwedeng mag-prepare ng 10 minutes para i-interview ka? Maayos man lang din ang itsura mo. Mag-gaya ka ng, mag-ano ka ng maayos para mahaharap ka sa camera ng maayos. Nagpapasalamat din ako sa asawa ni Ate Ka-Therapy at si Ate Ka-Therapy. Nakausap ko kahapon. Paano lang mga anak ito maliit, bitbit ng bitbit. Buti lang to ay malaki na eh. Ikakawawa naman sa mira. Guys, nakikita niya naman yung kalagayan ko. Nahirapan ako sa pag-ubo. Humirap akong huminga. Dahil sa ubo habol, yung pagod. Uh-oh. Yung, alam mo nang mahirap yung tayo maging nanay. Eh, dapat, alam nga naman ako, babangon ka agad, nakahiga ka. Siyempre, nilakad, pagod. Tapos, yug-yug ko pa yan kasi na inject doble. Bisidya, tsaka sa hita. Oo. Oh. Excuse me. Kaya, nakahiga kami nun eh. Hindi nga ako lumalabas-labas kung ano-ano kasi si Bibi lang, pinokus ko sa talaga si Bibi. Kahit mahirap ako, kahit tanga ako, kahit bulag ako sa pagmamahal, hindi ko binubulag yung mga anak ko. Natuwa ka ako na pag-uwi ko, maayos, mati yung anak ko, mayakap ko na. Yun nga, pagkataon ko na babawi ako sa kanya. Graduate na siya ngayong taon na to, grade 6. So, ang mga viewers mo ay isinara na ang puso. Ilan? Sa'yo, kahit umiyak ka pa dyan, ibabash ka pa rin. Kasi yun ang naipasok, yun ang napanood nila sa'yo. Bala sila, nasa kanila na yun. Sinara na, sara na. Ultimo nga ang damdamin natin, wala na silang pakialam. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kahit anong sabi nila. Pero sa akin, focus ako sarili ko. Oo. Sarili ko, bakit ko tindihin sila? Oo. Manonood lang sila. Bala na sila, nasa kanila na yun. Kung tutulong, nasa kanila din yun. Pero ako, tuwid kong umuwi. Kasi ito kasi na, Almira, hindi lang kasi isang beses ang pagpasok ni vendors man sa loob ng bahay ko. Nung una kong content si Tatay Ruben, iyan ay content niya talaga si Tatay Ruben. Ayaw niya ring tanggapin sa bahay niya, ayaw niya doon sa kanya mag-stay. Kaya ito, inalagaan ko si Tatay Ruben dito, pinapaliguan ko, tapos siya papasok sa loob para mag-video doon. So nung nakita ng husband ko na maayaw ko na ang pati loob ng bahay ay magbibideo pa dito. Ayaw ko ng ganun. Pero pinapayagan kitang mag-vlog. Pinayagan kita dyan sa gusto mo. I-ano mo dito si Tatay Ruben. Pumayag ako. Pero wag lang yung patiin loob ng bahay. Siyempre gusto rin ng asawa ko. May privacy din kami. At mga ka-therapy, bakit po pag sa inyo, okay lang po sa inyo na yung ibang nag-comment po na ano daw ang problema, wala daw naman. May problema po dun mga ka-therapy kasi wala nga po yung tao, wala po yung may-ari. Bakit hindi nyo po kayang intindihin? Saradong sarado po ang isip nyo. Ang sasakit nyo po mag-comment. Ayaw nga, makagat ka. Na ito ang pinakamahirap na ikaw ay magkupkop ng mag-iina. Kahit po sabihin natin ma-sponsor, napakahirap. Ang daming adjustment. Aalalayan mo yung bata. Aalalayan mo si Almira. Kasi siya nga po ay nagdesisyon na umuwi. Dahil yun pa lang po ay panalong-panalo na tayo. Dahil sa tagal po, ang tigas-tigas ng ulo ni Almira. Hindi siya umuwi. Susunod siya kayo. Pero this time na bago. Lumambot. Tapos ito naman po ang aabuti namin. Hindi po madali. Mamimili ka. Magluluto ka. Hindi po madali. Napakasakit ng mga ano, ng mga comments doon po. At take note sana naman vendors man, hindi ka po rin kumukuha ng thumbnail namin. Para sa akin po ang thumbnail ko kinuha mo, nilagay mo diyan sa iyong vlog. Pwede ka naman pong mag-thumbnail kung ano pa ang gusto mong sabihin diyan. Pero ultimong picture ng vlog namin, nilagay mo pa rin. Ano po ba ang gusto mo pang iparating? Aping-api ka po. Ako po yung nawala ng privacy. Ikaw po yung kawawa. Ikaw po yung napahiya.
hindi po ako nagmura sa iyo at yung comment ko po sa inyo ay hindi ko pa po nababasa ang sorry niyo noon dahil magkasunod ko lang po isang wala pang isang minuto ang pagitan ng message niyo, hindi ko pa nakikita ang reply niyo dahil nung panood ko kagad, nakita ko kagad na ikaw ay pumasok sa loob ng bahay, wala ako. Ang comment ko po na yon, hindi rin po yun masasabing pasigaw dahil hindi po ako naglalagay ng exclamation point. Kung yun po ay nilagyan ko ng exclamation point na mahigit sa tatlo, ay ito po ay talagang sumisigaw ako. Pero big letter po ang ginamit natin dahil nga po medyo malabo na po ang ating mata para mag-type ng words na maliliit. Mag-usap na lang kayong dalawa. So, ngayon, ayun, nak, matusok ka na. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng charity vlogger? Ako alam ko, nagampanan ko na ang pagiging charity vlogger. Dahil charity kung vlogger. Re-reviewin po ang aking mga videos, grabe, ang dami kong mga nag-save ng buhay. Ayan, sa tulong po ni Ma'am Lady Blue Grace. Si Grace, grabe ang ating, ano, wala tayong halos tulog dun. Maisugod lang sa hospital. Tapos sasabihin nyo po, 100%, sasabihin ng viewers nyo, 100% akong fake. Ayaw, paluin na. Sa 500 plus ko po na videos, doon kung kayo po ay magbibigay ng chance na ito po ay mapanood, ang iilan lamang doon, doon nyo po sabihin na ako po ay fake. Tapos ako daw po ay nakisawsaw yung video nyo po, Cavendish Mana, si Almira ay. Si Almira hindi ay. Hindi po nakisawsaw. Kumbaga, ako na lang ang pumunta dito at napaliwanag kay Ate Katerapi na, Ate, ano bang dapat kong gawin? At ako ay gusto ko na rin umuwi sa Leyte. Eh ngayon, nag-update na si Kuya sa akin. Yun lang yun, pero wala namang sabi na kupkupin kita dito sa bahay para maayos ang mga bata. Naisipan ko na si Bibi na tulala ng dalaway. Ano, tatlo na kami. Ikaw ba ay sinundo ni Vendorsman sa bundok? Hindi man ako sinundo doon. Nagpunta lang sila doon, magdalaw lang. Kasi sinasabi ng iba, sinundo daw, sinundo ka raw. Tapos kinuha kita dito. Eh, napaka-traidor ko naman kung siya ang nagsundo. Ako kukuha sa'yo. Ako talaga mismo napaliwanag sa inyo. Ako ang totohanin yung paniwalaan kasi ako ang pumunta at nag-update lang si Kuya Vendorsman na kasi nagkamalaan ako ng baliw kasi na yung mga tao kasi kapag natulala ka pala sa daan, sasabihin ka na palang baliw. Natulala lang ako dahil sa dami kong pag-iisip paano mabuhay, paano ang kilos, paano kumano, kasi sarili ko na bagsak na ako eh. Kasi binat na ako. Ang hirap kaya ang tamang buminat. Parang tinutusok ko ng karayo, nanginig. Tapos, parang nahihilo, hindi mo mapakali kasi kulang ka sa tulog eh. Okay. At sa nagsasabi po na ako ay nakisawsaw kay Almira, merong vlog dito kay Almira na siya po ay naghahanap ng kanyang ihawan. Ako po ay nananahimik sa bahay. Kung re-reviewin nyo po, maigi ang video. Katerafe, halika nga saglit. Ako po ay tinawag. Hindi pa po ako nakakahilamos. Ako po ay naghuhugas ng blood. Sabi ko, bakit po? Dinig na dinig po doon sa background. Tapos, syempre ako pumunta kung bakit. Tapos ang title, si Katerafe, napasugod. So, kahit sino viewer, kung ikaw ay isang viewer na sa title lang ikaw nagde-depende at hindi mo pinapanood ang laman ng video, talagang masama ang tingin mo sa isang binablog. Ako po ay tinawag, ako po ay pumunta. Titlean mo ng napasugod. Napasugod ako dahil si Almira ay nagagalit. At that time, hindi ko naman nakitang nagwala si Almira. Paki-review naman po mga ka-therapy bago nyo po ako kapulian, bago nyo po ako husgahan dahil hindi po madali ang pag-charity vlogger. Ang charity vlogger po dapat ay tumulong. Pero kung sa iyong comment section lahat na ay minumura ka na, sinatawag ka ng buwisit, tinatawag ka ng masasakit na salita, walang keme, hindi ko po masasabi na tayo po ay nakakatulong sa kapwa, kundi gumagawa pa tayo ng mas malaking sama ng loob. Ayan po. So, ayan. Doon po sa comment ko, hindi ko pa, sabihin niyo po, hindi ko po tinatanggap ang sorry. Hindi ko pa po nababasa kasi ang kanyang comment. Nag-reply lang po ako doon ng sinabi niya na hindi daw niya alam na nakasasama pala. Mapapasama pala na ang mag-update kay Almira. Inuulit ko po, hindi masama mag-update kay Almira. Ilagay lang po sa lugar. Wag naman po,
dumiretso sa loob ng bahay, nawala naman ako. Kung nandyan ako, okay lang po. Pero kung nandito pa rin po ako, paghahandain ko pa rin ang mag-iina. Kasi ang purpose mo lang naman ay aalamin mo ang dokumento na meron siya, kung ano na ang update. Pwede naman dito sa labas. Dahil yun lang naman ang gusto mong alamin, ang kalagayan ng mga dokumento niya. So, ayan, sa mga nag-comment po ng masasakit, maraming maraming salamat po sa inyo. At nakita ko po na may mga tao po na sarado ang isip, sarado ang puso. At ang pinakikinggan nyo lang ay ang sinasabi lang ng inyong idolo. Never po. Tatlong. Parang hindi man lang ni-review ang vlog ko. Hindi man lang ni-review ang live ko. Tatlong linggo yata ang street ng ulan. Buti napag-isipan ako na punta dito dahil napag-isipan ko kasi may bagyo. Mm-mm. Pag isang bagyo, pag nagbagyo at ang hangin malakas, open doon, eh simple, tutuwad na nga yung purma ng bahay doon eh. Oo. Pag nagtuwad yun, maglaglagan, eh makamasaksak pa si Bibi yung may kawain mga talaga. Ibig mo sabihin, kaya ka talaga pumunta, natakot ka na talaga. Natakot dahil may mga bagyo yung, na. Ganyan-ganyan, yung ganyan-ganyan, kasi yung puro kahoy, may talas na kawayan. Siyempre, pag nagiba, inandun kami sa gitna, inandun si Bibi. Mahulugan yung naisip ko eh. Buti kong matibay lang nakubong. Dito ako nakakita sa charity vlog na gumagawa ka ng mabuti, pero demonyo ang tingin sa'yo. Kaya dito nga ako nakakita talaga. Hindi ko akalain na ito ay charity pa. Charity din ang mga manunood. Mas ayan, grabe talaga. Panoorin nga kay Kalinga, grab. Yun nga ang gaganda ng comment. Pag-upload nila, Santos, million agad. Kasi nakikita nila na, nakikita nila, wala nga ako nakita doon na comment na masasakit. Eh, dito, inaayos kasi. Dito, sa vendors man, sa iyo pong comment section, lahat po halos ng mga nagko-comment dyan, ang sasakit nilang magsalita. Pero sa ibang mga vlogger na tumutulong, hindi ako nakakakita ng ganyang mga salitang masasakit. Kaya nga, si Lord na lang ang bahala sa tao ng ganyang magsalita. At bumitaw sila na hindi magandang salita sa tao. Ikapwa, tulungan dapat eh, kasi hirap na nga eh. Ayan, sa mga basher po, ayan, salamat pa rin po dahil kahit papaano ay sumusubaybay kayo. At yung mga masasakit nyo pong salita, si Lord na po ang bahala dahil alam ng Diyos ang laman ng ulit ating kasi, puso. Ulit. Alam ng Diyos kung ano ang ating akin motibo sa ating pagtulong. Si Lord po ang nakakaalam niyan at si Lord po ay napaka patas po niyan sa atin. So, siya po ang nakakaalam kung ano po ang takbo ng isip natin, kung ano ang layunin natin. So, ayan, sa ating pagcha-charity vlogger, ina-update pa rin natin si Almira dahil siya po ay in-offer po siya na siya po ay kung gusto niyang lumipat ng motel. Pero, ayaw naman po ni Almira. Sarili kong decision, ayaw ko talaga. Alam mo kung bakit? Siyempre, nahirap na ako sa ubo. Mm-mm. Dagdag pa sa lamig, aircon dun eh. Oo. Paano kami makalabas ang inhangin sa ganitong purse ko? Mahirap din. So, bago ka sana umuwi, Almira, ano sana ang iyong nais na mangyari? Dahil hindi natin alam kung tayo ay magkikita pang muli. Dahil magkakaiba-iba na tayo ng landas. May kahit malayo ako, ganun pa rin. Parang nasa malapit kayo sa akin. Mm-mm. Ganun lang yun. At hindi mo makalimutan yung lahat ng tao na sakripisyo, nagpukos sa'yo, at kinukup-kup. Lalo na yung asawa ni ate, nagpasalamat ako. Dahil tao lang tayo eh. Mm-mm. Kaya sabi ko kay ate, katerapi kahapon, ate, kung may bahay lang ako ng pinsan ko, malayo naman din. At mahirap din na sa loob sila ang walang kahangin-hangin. Yun lang, umaasa lang sila sa strip pan. Mm-mm. Walang kabintana-bintana, napaka-init. Parang hindi kita mer pinaaalis dito. Hindi naman kita pinaaalis. Ang naman sa akin lang, kung may vlog, dahil dalawa kami na nagbablog sa'yo, may sana yung privacy ko. Pwede naman eh. Almira, labas ka dito. Alam mo pala, Kavendor, na ako ay wala sa loob. Bakit pumasok ka pa rin po? Tapos sasabihin pa ng kundin, hindi alam ni Kavendor na wala si Katerapi. Katulad nung nakaraan. So, hindi mo pala alam na wala doon yung tao. Ba't papasok ka pa? Pwede naman sa'yo, Almira, labas ka dito, Almira. Gusto ko mag-update tungkol doon sa mga ano mo. Pwede naman po dito sa ating munting kubo. Pwede naman po siya dito mag-interview. Ito po ay matagal na po kasing ibinilin sa akin na sabi na ayaw niya po na ang loob ng bahay ay biglang may papasok doon para mag-vlog. Amo ko nga eh. Mas stricto yun sa Batangas. Mm-mm. Batangin yun ah. Kakarating ko lang.
mga ilang araw. Almira, may kausap lang ang babae sa labas lang. Ako wala sa loob ng bahay. Almira, hindi ka pwede mapag-usap dyan kahit git lang nasa labas ka. Ah, oo. Stop. No, eh, sabi niya, ayaw kong makita na may kausap ka. Hindi mo kilalain kahit ka mag-anak. Diba? Trespassing yan. Dala kasi sila doon kasi may daming pinapatay doon. Oo. So, dito, ako na yung nawala ng privacy. Ako yung masama. Ako yung makinig ka na. Nakikisaw-saw. Grabe. Hindi ko akalain na ito ay aabutin ko. Grabe talaga. Siguro mga ka-therapy, kung ako man ay nag-live, nag-live po ako kasi nung una kong napanood yung upload po ni Vendorsman ay ang nag-pop up agad sa akin ay ang pagpasok doon sa loob ng bahay ko. Kasi ko wala ako doon na ano nangyari. Tapos nung nakita ko, actually hindi ko pa tinapos ang panonood ko dahil umiba na po yung dibdib ko. Kaya nag-comment ako doon na ako ay nag-massage, ganyan, wala ako, ganyan-ganyan, wala ako, bakit ka pumasok? Tapos sinundan ko pa po yun na wala ka pong karapatan na pumasok. Kasunod po yun ang message ko. Ang ibig sabihin, hindi ko pa po nababasa ang reply niya, naglabas na agad ako ng sama ng loob dahil hindi ko po siya na-control. Tapos ang comment niya po sa akin ay hindi niya alam na magiging masama ang pag-a-update kay Almira. So, gustong ipalabas ng message niya na ipinagdadamot ko si Almira at yun agad ay natatak sa utak ng iyong mga viewers. Hindi man lang nila ako binigyan ng just, check ko nga ang video nito, gaano ba ito kasamang vlogger na to na nagkukunwari. Sasabihin niyo po nagkukunwari, kahit i-check niyo po sa tulong po ng ating mga mahal na sponsor ay ang dami-dami po nating natulungan, ang dami po nating oras na ibinibigay. Minsan nga, hindi nga kumakain si ate dahil nag-focus sa akin pag yung concern sa akin na makakain yung mag-ina, Bibi Moros, tapos si Bibi, sinicheck niya kami, ganun lang ba? Dahil ayaw ko talaga, Almira, na alam ko, pinagdaanan ko kasi ang mga anak. Kaya nga. Alam ko ang oras lalo nagpapadede ka. Alam ko na ikaw ay madaling magutom ang isang inang nagdedede. Hindi nga, nakikitindi. Ganun din ako sa anak ko kahit kung ano-ano iniisip ko, inuuna ko yung anak ko. Hindi bali yung magpulbo pa ako sarili ko, hindi. Maglipstick ako, hindi. Anak ko muna unahin kung anong pangailangan. So, ayan, sa mga nagalit po sa akin, sa mga comment niyo pong masasakit, ayan, yan po ang saluubin niyo. Okay lang po yan. Ang importante po sa akin ay matapos ang layunin kay Almira na siya ay pangangalagaan habang nandito at ang mahal na sponsor naman po ang magdedesisyon na kung ano ang plan nila ni Vendorsman kay Almira. So bukas, lakad na kami bukas. Oo, kung ano, sila na po ang bahalang mag-usap, basta ako ay aalalay ako hanggat nandito si Almira at sinabi ko nga po kay Almira na kung may gusto siyang sabihin kay Vendorsman ay alam kong hindi na siya bababa dito ay kailangan niyang pumunta doon para mag-update. Ayan po. Grabe, grabe. Nagulat talaga ako sa comment. Si Almira, sobrang masasakit ang salita. Si Katerafe, sobrang masasakit ang mga salita. Pati pagmamassage natin na ginagawang maayos, na dungisan pa. Grabe, grabing channel po. Channel ng charity. Pero ang mga comments, ang sasakit. Grabe talaga. Ang dami namang charity na gumagawa pero hindi ako nakabasa ng magaganyang kasasakit. Ito napaka-open ng kanilang ano. Parang yung finger nila ay ganun lang kadali manakit sa damdamin ng tao. Grabe talaga. So, ayan. Alam ko naman po na sa mga nag-comment na yun ay hindi po nagtitingin ng aking side. So, side lang ng idol nyo po ang tiningnan nyo. Eh, okay lang po. Okay lang po. Siguro, doon na lang ako titingin sa magiging resulta na pinili ni Almira na sa akin tumuloy. Dahil alam niya na dito po ay komportable ang kanyang mga kasi anak. Kasi babae nga tayo, babae. Gusto ko kausap yung babae kaysa lalaki. Kasi ang lalaki, buti kong binata eh. At kung nagtawag naman po si Cavendor doon sa labas at hindi po lumabas si Almira, sila po ay kararating lang po ng oras na yun dahil sila po ay galing sa pagpabaksin. Ayan po. Galing po sila sa pagpabaksin, kauuwi lang po nila, pagod na pagod. Ayan po.
Umasa ka doon sa loob. So, ayan, Mir, nasaktan man ang aking damdamin ng husto, na walaan man ako ng privacy, ay normally nasasaktan talaga tayo. Kapag, alam mo, ang tao umiyak, ibig sabihin, malambot ang puso, at matulungin, at mauwain, ganun. Oo. Pag hindi umiyak, ibig sabihin, matigas, at walang awa. Ganun lang yun. Ako umiyak talaga ako. Nagbabasa kasi ako sa mga, yung sa mga, about sa mga, swerte-swerte na yung Aquarius rabbit mga kasi ano? Ako rabbit kasi ako eh. Ganun talaga yun. So ayan mga ka-Terafi, hanggat nandito po si Almira, hindi po natin siya pinaalis. Yung nakaraan po ay nag-offer lang tayo kay vendors man na kung gusto niyang kupkupin si Almira, pero hindi ko po sinabi na Almira kailangang doon ka. Wala po akong sinasabing ganon. Si Almira ang magdesisyon kung saan siya komportable. At nagtanong ayan, si ma'am sa akin kung saan ba ang ano ko. Ma'am, decision ko dito lang kay ate. Oo, ayan. So, yan, habang si Almira ay nagtitiwala pa sa atin, at si Almira ang nakakaalam kung ano ang naging parte natin sa pagtulong sa kanya, dahil nasasaksihan niya po ang dito, nakikita kami maghapon, gabi, ang alis ko lang pag may kliyente. So, saksi si Almira kung paano ko sila i-care, kung paano ko i-care ang kanyang anak. Saksi po siya doon, at dahil nga po doon sa ating mga pagtulong sa kanya ay na ang pinaka best ay tutuluyan siyang makauwi ng probinsya, para naman po yung ating mga pagsisika para sa kanya ay magkaroon naman po ng kasiyahan na resulta. Tama, Mir? Opo. Ayan. Sana masaya ang pag-alis ko. Sana masaya din kayo sa pag-alis ko. At wala nang kukontra, wala nang mga ano. Sana wag naman bad na mga comment nyo. Comment lang kayo ng happy. Ay, salamat nakauwi na si Almira sa family. Oo. At makikita na sa mga anak niya. Yun lang pagdasal ko sa Panginoon na kayo mga viewers, sana matutunan din nyo at maawaan nyo ang kalagayan ng tao. Mm-mm. So, ayan. So, yan. Down na down si Almira. At tulungan po natin na makabangon. Dahil, mahirap bumangon, lalo na kung wala kang katuwang. At yan, kahit si Almira ay nagtiwala po sa atin, at kaya siya bumabalik sa atin dahil nakikita naman niya na wala na halos nagmamahal sa kanya dahil po sa naging resulta ng kanyang buhay. Ayan, Mir, sa pag-uwi mo, ay gusto kong makita ang bagong Almira. Gusto kong ipagpatuloy mo ang iyong YouTube. Sana mabalik na yun. Oo, may problema ang iyong YouTube channel ngayon. Sana hindi ma-open ang kanyang YouTube ngayon, mga ka-Terafi. Kaya hindi po makakapag-update si Almira. So, ayan, sana si husband ay maunawaan tayo sa mga nangyayari, dahil marami pala ang mga pagsubok sa bilang isang charity vlogger. Kahit mabuti ang iyong ginagawa, ang sasakit pa rin ang matatanggap mong salita. So, dito po ay napakahirap. Napakahirap. Go pa rin. Huwag kang bibitaw. Go pa rin sa pagbablog. Go pa rin sa isip natin. Go pa rin sa araw-araw na bigyan kita ni Lord na healthy, na lakas ng loob, lakas ng ating katawan. Kasi ngayon tao, tingnan nyo si Mike Enriquez, bigla lang siya nawala, di ba? Dahil hindi natin masasabi, kasi ang sakit ng tao, oras ang ating habang buhay pa tayo, hindi pa tayo na ano ni Lord. Maharap tayo na salamat pa rin tayo na buhay araw-araw. Maganda ang araw sa ating buhay. At habang tayo ay buhay, at tayo ay may pagkakataon na tumulong sa ating kapwa, kaya magbigay po tayo ng tulong, dahil tayo naman po talaga ay nilalang para damayan ang mga nangangailangan kung meron po tayong kakayahan. Ayan, maraming salamat po sa ating mahal na sponsor na si Ma'am Anonymous from USA, dahil sa mga tulong niya po na financial dito habang nandito po si Almira sa ating poder. Ayan, maghihintay na lang po tayo kung ano ang susunod na update nila. Basta bukas po ay ang birth certificate ang kanilang aayusin. Ayan po.